Nag-iisip ka ba ng masarap na merienda or pangbenta sa abot kayang halaga? Saktong-sakto dahil gagawa tayo ng level up version ng isa sa mga classic kakanin nating mga Pinoy. Hello, hello mga moms! Ako po itong muli, si Mommy Erin, ang inyong kusinera. And for today's recipe, ay gagawa tayo ng sapin-sapin roll with bukayo filling. So, umpisa na natin. First, ay i-prepare muna natin yung magiging coating ng ating sapin-sapin roll, which is yung budbud. So, in a pan, ay pagsamahin lang natin ang 1 cup ng desiccated coconut and 2 tablespoons of white sugar. Then, over medium-low heat, ay tustahin lang natin ito hanggang sa aromatic na at may pagka-golden brown na ang kulay nito. Kung wala kayong desiccated coconut, ay pwede po tayong gumamit ng sapal ng niyog. Pag ganito na yung kulay ng ating budbud, ay set aside muna natin ito at i-prepare naman natin ang ating sapin-sapin mixture. Gagamit tayo dito ng 2 cups of glutinous rice flour, 1 cup ng rice flour, and 1/2 cup ng white sugar at haluin lang natin itong mabuti. Then we're going to add 2.5 cups ng coconut milk and 1 cup ng condensed milk. Then mix everything well. Tapos ay salain natin ito para maalis yung lumps o mga buo-buo. Para sa makulay na sapin-sapin roll, ay i-divide natin yung ating mixture into 3 equal parts and add your choice of food coloring. Gamit ang square or rectangular pan ay mag-spray lang tayo ng vegetable oil. Pwede din na maglagay kayo ng banana leaf para iwas dikit at hindi tayo mahirapan i-unmold dito mamaya. For the first layer ay maglagay tayo ng 3/4 cup ng mixture sa ating pan, then steam natin ito for 10 minutes. Same for the second layer, 3/4 cup uli, but this time, steam naman natin ito for 12 minutes. And for the final layer, ay steam natin ng 15 minutes. Take note mga moms na yung steaming time natin ay pwedeng magkakaiba depende sa size ng pan or hulmahan na gagamitin nyo. So much better na mag-check kayo after 10 minutes pagluto na ba ito o hindi pa. Pag hindi pa, extend nyo lang yung steaming time nyo. Para naman sa ating filling o palaman ay gagamit ako dito ng bukayo. So depende na sa inyo kung ano ang prefer nyo. Pwedeng cheese, ubi halaya, sweetened langka, depende na sa preference nyo. Tapos ay i-roll lang natin ito at habang nire-roll natin ay i-press natin ito gently para siksik at didikit talaga yung layers ng ating sapin-sapin roll. Balutin ito ng cling wrap at set aside muna for a few minutes. And after a few minutes ay coat natin ito ng budbud na ginawa natin earlier. Hiwain ito depende sa kapal na gusto nyo. And ready to serve na at syempre pwedeng-pwede rin pangbenta ang ating nagmamagandang sapin-sapin roll. Nakukulay at amoy pa lang nakakatakam na. Perfect ito sa mga handaan or kahit simpleng pangmeryenda lang ng buong pamilya. Kung gagawin itong pangnegosyo, mas maganda na gumawa tayo ng sarili nating costing dahil bawat lugar ay iba-iba po ang presyo ng mga sangkap. Sana ay nagustuhan niyo ang video na ito at nabigyan kayo ng idea paano gumawa ng masarap na meryenda na pwedeng pambenta sa abot kayang halaga. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating upload. Thank you guys for watching and happy cooking! Bye-bye!